guys, wag kang makpulit sa aking YouTube channel. I'm DJ Sandugo TV. At bumabalik pong muli ang inyong lingkod, mga kasandugo. So for today's video po, ang share ko po sa inyo ay yung kadugsong po ng part 1 ng video ko na ito. So, ang title po ng vlog ko na yun ay Huwag Manigarilyo. So, ang part 2 po nito guys ay tungkol po sa epekto ng pag-inom ng alak. At ang number 3 ay laging matulog ng sapat. So guys, ang video ko po na ito ay malaki po magtutulog sa inyo. Kaya ipagpatuloy lang po talaga ninyo. Dahil hindi lang po ito para sa akin, kundi para din po sa inyo. Doon po sa mga bago, kakapanood lang po sa aking video na ito, huwag niyo po makalimutan na mag-subscribe dyan sa aking red button sa baba. At pag-click na rin po ang notification bell para po updated kayo sa lahat ng video na aking pang i-upload. So ipagpatuloy lang po ninyo ang panonood at huwag niyo po miskip ang mga advertisement o patalastas na lalabas po sa video ko na ito. So marami pong salamat and let's start! Iwasan ang pag-inom ng alak, part 2. Gaya ng sigarilyo, ang madalas at sobrang pag-inom ng alak ay nakakapanghina rin ng resistensya ng katawan. Mabuting iwasan o gawin lamang ng paminsan-minsan upang hindi maapektuhan ang tatag ng depensa laban sa mga impeksyon. Alamin nga po natin ang mga sakit na maaari makuha kung pasobra ang pag-inom ng alak. Mga sakit na makukuha sa sobrang pag-inom ng alak. Number 1 ay ang anemia. Ang sobrang pag-inom ng alak sa katawan ay maaari makaapekto sa dugo. At kung ito ay magpapatuloy, maaaring humantong ito sa sakit na anemia. Bumababa kasi ang level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito, nagsisimula ang sakit na anemia. Kaugnay ng sakit na ito, maaaring maranasan ang madalas na pagkahilo, hirap sa paghinga at madaling pagkapagod. Ang pangalawa ay cancer. Ang madalas din na pag-inom ng alak ay maaaring maiugnay sa pagkakaroon ng cancer ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Dahil ito sa mga kemikal na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimula ng cancer ay sa bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at sa tumbong. Ang pangatlo naman po ay ang cardiovascular disease. Mas tumataas din ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa daluyan ng dugo dahil sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang sa mga sakit na tinutukoy dito ay ang stroke at atake sa puso na parehong nakakamatay. Naapektuhan kasi ang alak ng mga platelet sa dugo na kung magpapatuloy ay maaaring humantong sa pamumuo ng dugo sa isang bahagi ng ugat na daluyan. Nangihina rin ang mga kalamnan ng puso kung mapapasubra ang alak sa dugo. Ang pang-apat naman ay ang pagkasira ng atay. Ang pinakakilalang masamang epekto ng alak sa kalusugan ay ang pagkasira ng laman ng atay. Sinisipsip kasi ng atay ang sobrang alak sa dugo na siya namang lumalason at humahantong sa pagkasira ng mga laman nito. Ang malalang kondisyon ng pagkasira ng atay ay hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kakailanganing mapulitan ang nasirang atay sa pamamagitan ng transplantation. Ang panglima naman ay ang sakit sa pagkalimot. Ang talas ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit sa taong madalas na umiinom ng alak, doble o triple ang bilis ng pagkasira ng mga cells sa utak. Kaya mapapaaga ang kanilang pagiging malilimutin. Ang pang-anim naman ay nerve damage.
Apektado din na ang sobrang alak ang mga nerves sa ilang bahagi ng katawan, tinatawag na alcoholic, ang kondisyon na pagkasirang ito. Dahil dito, maaaring dumanas ng pamamanhid sa ilang bahagi ng katawan, constipation o pagtitibi, at maging panghihina ng ari ng lalaki. Ang pampito naman po ay ang gout. Ang gout ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystals sa mga kasukasuan. Ang sakit na ito ay kadalasang namamana, ngunit napapatunayan ng mga eksperto na maaaring mas tumindi ang kondisyon kung madalas na umiinom ng alak. Ang pangwalo po ay alta presyon. Kinatawag na alta presyon o high blood pressure ang kondisyon ng pagtaas ng presyon ng dugo. At isa sa mga kilalang nakapagpapataas nito ay ang pag-inom ng alak. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas ng alta presyon. Ang pangsyampo ay ang impeksyon sa katawan. Isa rin sa masamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina nito sa resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo na nagdudulot ng mga sakit. Mas mataas po ang panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas na umiinom ng alak. Ang pangsampu naman po ay ang pagkasira ng pankreas. Hindi lamang antiyan at atay ang apektado ng tuloy-tuloy ng pag-inom ng alak. Maging ang lapay o pankreas ay nanghihina rin ng pagkakaroon ng alcohol sa katawan. Kung masisira ang pankreas, maaaring dumanas ng madalas na pananakit ng tiyan at pagtatae. So, yun po yung mga sakit na makukuha natin kapag po pinagpatuloy pa natin ang pag-iinom ng alak. Pwede naman po uminom ng alak, pero wag naman po sana yung araw-araw. Hindi man po sana nangyayalam ako, syempre concern lang din po ako sa inyo. Guys, sana po ay nakatulong po sa inyo. Start na po tayo sa pangatlong pamamaraan, pagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ang title po nun ay Laging Matulog ng Sapat. Laging matulog ng sapat. Ang sapat na tulog ay nakakaapekto sa lakas ng resistensya ng katawan. Mas madaling mahahawa ng sakit kung palaging puyat o kulang sa tulog. Tiyak ay nakakatulog ng hindi bababa sa 8 oras upang malayo sa mga nakakahawang sakit. Alamin kung gaano katagal dapat matulog ang isang tao. Gaano nga ba katagal ang kompletong tulog? Ayon sa paniniwala at payo na rin ng maraming eksperto, ang isang tao na nasa hustong edad ay nangangailangan ng hindi bababa sa 8 oras na tulog sa bawat gabi. Ito ay upang makapagpahinga ng sapat ang bawat bahagi ng katawan at makapag-ipon muli ng lakas, papalitan ang mga nasirang cells dito. Ngunit sapat na nga ba ang 8 oras ng tulog upang masabi na kompleto na ang tulog? Sa iba, sa paniniwalang 8 oras ang sapat na tagal ng tulog, ang tunay na haba ng oras ng tulog na pupuno sa pangangailangan ng bawat tao ay naiiba at nakadepende sa klase ng estilo ng kanyang pamumuhay. Ito ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Peter Howery na sinaad niya sa kanyang libro na No More Sleepless Night. Dagdag pa niya, walang makakapagsabi na ang 8 oras sa tulog ay sapat na sapagkat para sa ibang tao maaaring lumampas pa sa 8 oras o umabot pa sa 9, 10 o 11 oras ang kompletong tulog ng bawat tao. Pakinggan po mabuti ang 5 kahalagahan ng pagtulog. Number 1, malusog na pag-iisip at emosyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga tao may sapat na tulog ay mayroong malusog na pag-iisip. At kaugnay nito ay mas nagiging alisto ang mga gawain, mabilis na nakakapagdesisyon, natututo ng mga bagong bagay ng mas mabilis at mas nagiging malikhain. Ang mga bagay na ito ay alam naman nating mahalaga sa pagiging produktibo ng bawat individual sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sa trabaho man o eskwelahan. Apektado din ng sapat na pagtulog ang emosyon at mood ng bawat individual. Ayon pa rin sa mga pag-aaral, mas mababa ang posibilidad ng depression, pagiging balisa, mga mood swings, at pagkakabagabag kung sapat na at nasa tamang oras ang pagtulog.
Ang pangalawa po ay ang pagsasaayos ng mga tissue sa katawan. Sa pagtulog po, nakaganap ng mas epektibo ang pagsasaayos sa mga nasirang tissue o kalamnan ng mga katawan na ginagamit sa araw-araw. Dito'y napapalitan ng bago ang mga lumang cells at naibabalik sa dati ang mga nasirang laman dahil sa sobrang pagtatrabaho habang gising. Ito ay mahalaga lalo na sa mga nagpapalaki ng katawan sa pag-ehersisyo. Ang pangatlo naman po ay para sa malakas na resistensya ng katawan. Kaugnay din ng sapat na pagtulog ang mas malakas na resistensya ng katawan. Mas epektibong napuprotektahan ng immune system ang katawan laban sa mga proteksyon na nadudulot ng sakit kung mayroong sapat at nasa tamang oras ng tulog. Ayon din kasi sa ilang mga pag-aaral, mas madalas nagkakasakit ang mga taong palaging puyat at wala sa tamang oras ang pagtulog. Ang pang-apat naman po ay para sa maayos na paglaki ng pangangatawan sa mga kabataan. Ang mga kabataan na lumalaki pa lamang ay higit na nangangailangan ng sapat na tulog. Ito ay sapagkat pinaka-aktibo ang paglago ng mga buto at kalamnan sa mga kabataan lumalaki pa lamang. Mula sa mga sanggol hanggang sa pagtungtong sa puberty stage kung kailan pinaka-aktibong lumalaki ang mga individual sa oras ng kanilang pagtulog. At ang panlima po ay para sa paglayo sa iba't ibang karamdaman sa katawan. Ang kabuuang kalusugan at pagana ng ilang bahagi ng katawan gaya ng puso, dugo, atay at bato ay konektado pa rin sa sapat na tulog ng bawat individual. Mas tumataas kasi ang posibilidad na ang pagkakaroon ng mga karamdaman sa mga bahagi ito gaya ng stroke, atake sa puso, mga problema sa bato at atay, at presyon at diabetes kung hindi sapat ang tulog na nakukuha sa bawat araw. Yeah. Guys, ayun na po ang kabuuan po, yung pangatlong pamamaraan ng pagpapalakas pa nating immune system. So, iwasan po natin yung lagi tayong mapupuyat. So guys, hanggang dito na lang po muna ang aking video at abangan na lang po ninyo ang makasunod kong vlog sa sunod po pong araw. At nawa po ay nakatulong ako sa inyo para po sa ating kalusugan. So, bye-bye!